maluka at musla tayo lahat. Ang nagpapasalamat ako kay Jesus Christ kasi very accepting siya sa atin. Sa ating mga weaknesses, sa ating mga insecurities. Tanggap tayo ni Jesus Christ. Kasi marami rin akong weaknesses at insecurities, no? Kaya papasalamat ako dahil mahal pa rin niya tayong lahat. Yung mga imperfections natin, tanggap ni Jesus Christ, siya kanyang Almighty Father. So last time yung binasa natin ay yung Book of John, yung pagkamatay ni Lazarus at nung binuhay siya muli ni Jesus Christ. So importante ang pagkamatay ni Lazarus dahil yun yung umpisa na ng hindi na nagiging public yung pagsasalita ni Jesus Christ. Hindi na laging sa maraming tao dahil huhulihin siya agad ng mga Pharisees tsaka ng mga teachers of the law. Naging public enemy number one si Jesus Christ. Naging wanted siya. Itinuring siyang kriminal. Kaya yun yung culminating point ng buhay ni Jesus Christ. Kaya siya umiyak. Culminating point ng buhay niya na malapit na iwan niya ang kanyang mga disciples at yung mga taong mahal niya dito sa lupa nung nandito pa siya. So alam natin na kaya umiyak si Jesus hindi dahil sa namatay si Lazarus, no? Umiyak si Jesus dahil siya na ang magiging kapalit. Binuhay niya si Lazarus, siya na ngayon ang magiging kapalit. Siya na ngayon ang mamamatay sa cross. At may iwan na niya ang kanyang mga apostles. Kaya troubled yung spirit ni Jesus. At alam niya na masakit, no? Yung ilatiguhin ka. Alam kasi ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Kaya bago pa man mangyari yun, pinagsasabihan na niya ang kanyang mga disciples kung anong mangyayari. At nung binuhay na nga niya si Lazarus, alam niya nga mamamatay si Lazarus, no? At alam niya na bubuhayin niya. Para yon sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Kaya lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, lahat ng kanyang lakad, lahat ng kanyang kilos, lahat ng kanyang mga sinasabi, galing kay Almighty Father, sinusunod niya ang utos ni Almighty Father. So, balik muna tayo dito sa Book of Mark. So, hindi natin natapos last time yung Mark chapter 12. So, yung Mark chapter 12, nabasa natin yun yung parable of the wicked tenants or evil farmers. So, yung mga evil farmers, nung panahon ni Jesus, yun ang mga Jew. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga evil farmers, sino? Yung mga evil farmers, yun yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ currently, no? Kasi itong Bible, wala tong time na ito ay yung time ng panahon ni panahon ng Metal Age. May mga ganun eh, may mga ganun panahon. Hindi, laging current ang Bible, laging sa atin nakikipag-usap ang salita ng Diyos. So sa ngayon, yung mga evil farmers, yun yung mga hindi nagtitiwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. At yung mga pinapadala ng mga servants, yun yung mga pinapersecute ng mga ayaw maniwala kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father.
At yung pumatay sa son, yung sa anak dito sa Evil Farmers, sila ngayon yung mga tao na nagkakasala, na tayo ang pumatay kay Jesus Christ dahil sa patuloy nating kasalanan. Patuloy tayo nagkakasala. Kaya sa pagdating ulit ni Jesus Christ, lagi tayo dapat na ready, dahil hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang stone. Nung nireject si Jesus Christ, naging cornerstone siya, naging mas malakas siya. Nung nireject siya ng mga tao, siya ngayon ang magja-judge sa mga tao dahil naging tao rin si Jesus Christ. At syempre, yung tungkol naman sa tax, dapat magbayad ng tax. Kung ano yung nakalagay sa pera, kung sinong nakalagay doon na namumuno, yun ang dapat na bayaran dahil yun ay nasa batas. Kung ano ang isinet na batas sa lupa ay isinset din sa langit, no? Natandaan niyo yun. Kung ano ang ilulus in heaven, kung ano ang ilulus in earth, ilulus din in heaven. Kung ano ang ibabound in earth, ibabound din in heaven. Kaya tinatanggap ni Almighty Father yung law of the land here on earth. Pero yung mga, may mga batas kasi tayo na hindi naayon kay Almighty Father. Alam niyo naman siguro yun, ano? Yung mga same-sex marriage. Hindi naayon kay Almighty Father yun. Hindi natin dinajudge yung mga tao na gumagawa ng same-sex marriage. Hindi natin dinajudge yung mga LGBT. Wala tayong dinajudge. Ang sinasabi lang natin, pinapaalalahanan lang natin sila kung ano ang nasa Bible. Dahil hindi tayo dapat mang-judge ng tao. Ang mang-judge ay si Jesus Christ sa kanyang pagdating. Dahil si Jesus Christ, hindi siya dumating dito sa lupa para mang-judge ng tao, kundi ipakilala si Almighty Father at sabihin sa atin na may pag-asa tayo. At talikdan natin or iwasan natin ang magkasala. Yung pang-judge, si Jesus Christ yon sa kanyang second coming. Kaya hindi tayo nang-judge ng mga tao. Sinasabi lang natin kung ano ang nakasulat sa Bible. So, pag magbabayad ng tax, dahil ang sabi ni Jesus, give to Caesar what is to Caesar. No? Kasi ang nakalagay sa pera, mukha ni Caesar. Kaya bibigay kay Caesar ang nararapat kay Caesar. And give to God what is God's. Ano yung para kay God? Pera ba ang para kay God? Hindi. Ang para kay God, tayo. Tayo na mga followers of Christ. Tayo ang para kay Almighty Father. Tayo ang kailangan niya. Hindi niya kailangan ng mga offerings, ng mga tithes. Hindi kailangan ni Almighty Father nun. Kaya, example sa inyo, no? Ay, hindi ako nagbibigay ng tax, makasalanan ako. Huwag kang mag-guilty. Hindi ka nagbibigay ng offering. Huwag kang mag-guilty. Dahil kung yung time mo, ibinibigay mo kay Almighty Father, masaya si Almighty Father. Kung yung puso mo, buong-buo mong binibigay kay Almighty Father, masaya si Almighty Father. Kaysa sa pera, kaysa sa offering. Kasi nung dati, nung hindi pa natin alam, ang akala natin, ibibless lang tayo pag magbibigay tayo ng pera, di ba? Yun lang ang alam natin. Alam ko, yun din ang alam ko ng bata ko, na hindi, pag magbibigay ka ng pera, dadami yan, gagawin yan, siksikligliga tumaapaw. No? So, iba pala ang ibig sabihin ng siksikligliga tumaapaw. Yun yung pag mag-judge ka ng tao, kung anong i-judge mo sa tao, babalik sa iyo yun ang siksikligliga tumaapaw. Kasi babasahin natin yung buong chapter, no? Hindi lang tayo kukuha ng isang verse. Dapat may intindihan din natin kung bakit sinabi yung ganong message sa Bible.
Nakakain din ba tayo? Hindi lang tayo kuha ng verse na iisang verse lang kinukuha mo tapos inunod mo para sa isa. Dapat maintindihan natin muna yung dahilan or yung buong chapter bago mo idikit yon sa iba pang mga verses na katulad ng message ng nasa chapter. Maintindihan ba? Hindi lang kuha ng kuha. Ay, ito, tungkol sa offering to, may siksikligod ko maapaw dito, ibibigyan daw tayo. Nakakita lang ng give, itinikit na agad sa offering. Hindi yon. Kaya nga, sabi nga dito, ni Jesus, give to Caesar what is to Caesar and to God's what is to God's. At hindi pera yon, dahil nakalagay naman sa Isaiah, di ba? Chapter 1, sawa na siya, si Almighty Father, sa mga offerings, sa mga fattened lambs, fattened goats. Yung fattened lambs, mga offering, excuse me. Kasi nung time na yon, yun ang ibinibigay kay Almighty Father. Yun ang tithes, yun ang offering. Okay? So ngayon, hindi na tulaan ang binibigay na lambs or cows or doves na ibinibigay, no? Na pag nagkakasala tayo. So anong ginagawa din pag nagkakasala tayo? Humihingi tayo ng tawad kay Jesus. Binibigay natin ng buong buwang sarili natin. So ano yung offering na yun? Tayo yun. Na i-offer natin yung sarili natin. Denying ourselves. Ngayon, pag mag-offer ka, magbibigay ka, no? It's out of the goodness of your heart because you have in your heart the love of God. Effect yun, no? Na pagmamahal mo kay Almighty Father, effect yun sa pagmamahal mo sa kapwa-tao mo. Kaya ka, nag-share. Tapos, sa resurrection, sa in heaven, walang mag-asawa ron, walang magulang, walang anak, walang pinsan. Ang mayroon doon is lahat tayo magkakapatid. Yun ang relationship in heaven. Magkakapatid tayong lahat. Tapos ang tatay natin, si Almighty Father, para tayong mga angels. Kaya wala nang asawa in heaven dahil baka sabihin ninyo, hindi, magkikita kami ng asawa ko in heaven. Yan ang nakikita niya sa mga movies. Yan ang nakikita sa heaven. Na movies lang yan, ano? Pero nakalagay sa Bible, iba, hindi, no? Ha? Hindi ganun ang nakalagay sa Bible. Sa heaven, magkakapatid tayong lahat. At walang aso in heaven, kasi may nabasa ako, all dogs go to heaven. Bakit walang dog sa heaven? Gumagawa lang ng istorya yung mga tao, kasi ang tawag doon is paganism dahil sinasamba mo yung mga hayop, sinasamba mo yung nature, sinasamba mo, mas gusto mo pa yung nature kaysa sa mga tao. Mananakit ka ng tao dahil pag may nakita ka na nananakit ng nature, magagalit ka, idedemanda mo yung tao dahil nakit ng nature, mas minahal mo pa yung nature kaysa sa tao. Binigay sa atin lahat ni Almighty Father yung mga bagay dito sa earth para utilize natin. Hindi para mas bigyan natin ng pagpapahalaga. Dahil lang bibigyan natin ng pagpapahalaga si Almighty Father. At ang pangalawa ay yung kapwa-tao natin. Yan ang utos ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Kaya nga, di ba dito sa pinaka summary ng Ten Commandments is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your might. At saka, love your neighbor as yourself. Yun na ang compact or summary ng Ten Commandments. Or yung mga law
na binigay ni Almighty Father kay Moses, ito na yung summary nun. Na hindi ka mananakit ng tao kasi mahal mo yung kapwa-tao mo. Nang gaya mo ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ka magko-commit ng adultery kasi mahal mo yung mga tao. Ayaw mong may masaktan ng mga tao. Ayaw mong may mga maapektuhan ng mga tao. Hindi ka magko-commit ng murder kasi ayaw mong masaktan or mapatay, makapatay ka ng tao dahil mahal mo yung tao kasi gaya ng sarili mo, pinoprotektahan mo, no? At mahal mo yung mga magulang mo kasi minamahal mo yung magulang mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So summary yun, love your neighbor as yourself. Ngayon kay Almighty Father, laging aalalahanin natin si Almighty Father, hindi lang Sabbath day, kundi every day, every hour, lagi tayong papasalamat at hindi tayo sasamba or mag-worship ng iba na mga tao or iba na mga bagay maliban kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Pero kung outside of Almighty Father, outside of Jesus and outside of the Holy Spirit, may iba ka pang taong tinatawag, ibig sabihin, wino-worship mo yon. Kasi doon ka tumatawag eh. Bakit mo tinatawag yon? Bakit sila ang tinatawag mo, hindi naman sila ang Diyos? Baka sabihin, hindi. Kasi malapit sila kay Jesus Christ. Meron silang way to talk to Jesus Christ. Kaya para mapalapit ako kay Jesus Christ, doon ako muna sa malapit sa Kanya. Bakit? Bakit ka doon sa malapit sa Kanya? Pwede ka namang dumiretso kay Jesus Christ. Dediretso tayo kay Jesus Christ. Inaanyanyahan nga tayo ni Jesus Christ. Tanggap nga niya tayo eh. So bakit gagawa ka pa or mag-iiba ka pa ng linya? Si Jesus na nga ang way. Pag may sakit, si Jesus ang tatawagan. Pag kung ano man ang problema, si Jesus ang tatawagan. Lahat ng experiences, kung ano man, si Jesus lagi ang tatawagan. Hindi na yung, meron akong nawalang gamit, ito ang tatawagin ko. Gusto kong magkaroon ng pera, ito ang tatawagin ko. Gusto ko ng magandang ani, itong tao na to ang tatawagin ko. Hindi ganun. Ang tawag doon is polytheism. Polytheism is paganism. Naintindihan na natin, ano? O hindi ba rin? Kaya ang tatawagin lagi natin, si Jesus Christ. Jesus Christ, please, padala niyo po sa amin ang Holy Spirit, Almighty Father, para maggabayan kami sa aming, kung saan kami pupunta. Di ba, may example, ganon. Ngayon, ang ginagawa ninyo, may iba pa kayong tinatawag. Ito yung Diyos ng paglalakbay eh. Yun ang tatawagin natin. Sino ba yung tinatawag nyo na pag magpupunta kayo, magta-travel kayo? Iba pa ang pangalan na tinatawag nyo. Imbis na si Jesus Christ, yung kasi Almighty Father ng Holy Spirit. So, that's paganism. Kasi ibig sabihin ng polytheism, marami kang Diyos na tinatawag. Marami kang iba-iba. No? Nakalinya yata yung mga, ito, Diyos to ng ani, Diyos to ng mga bulaklak. Ito, Diyos to ng ano, mga ibon. May mga ganun eh. Kaya ganun kaya yung tinatawag. Paganism nga kasi yun. Ha? I-explain ko sa inyo. Gusto yung mahanapin natin yun. Masisira ang oras natin, mauubos kasi ang hap, ang daming pangalan, iba-iba ang tinatawag. Isa lang ang tatawagin, si Jesus Christ. Wala lang iba. Dahil pag hindi si Jesus Christ ang tinawagan mo, ibig sabihin wala kang tiwala kay Jesus Christ, wala kang pananampalataya kay Jesus Christ. Kayo na kung may pananampalataya, doon sa taong tinatawag mo, doon ka may pananampalataya. So ibig sabihin, kung ayaw mo kay Jesus tawagan si Jesus, ayaw mo si Jesus, ibig sabihin, anti-Christ ka. Dahil hindi ka nagtitiwala kay Jesus sa mga sinasabi ni Jesus. Lahat ng mga hindi nagtitiwala kay Jesus, anti-Christ.
Tapos dito na sa verse 36 ng Mark chapter 12, the Lord said to my Lord, no? So ibig sabihin, dito sa Psalm 110 verse 1, tinawag na Lord ni David si Jesus, kahit na si Jesus ay galing sa lineage ni David. Kasi nga, yung Holy Spirit ang nagturo kay David. Prophecy, okay? Kaya buhay na si Jesus bago pa man may panganak si David. Kaya nga, di ba, nakita rin ni Jesus Christ si Abraham, na meet din niya, di ba? Nakwento na natin. At nagbibigay si Jesus Christ ng warning against sa teachers of the law, na gusto ng mga teachers of the law noong time na to. Sa ngayon, ang mga teachers of the law, mga matataas na tao sa lipunan, gusto nila ng accolades, gusto nila na laging binapansin sila, gusto nila ng sikat sila, gusto nila ng binabati sila ng mga tao. Si Jesus Christ mapagkumbaba, no? Kaya tinuturuan niya ang mga tao na maging kagaya niya, dahil ang tatay natin mapagkumbaba din. Kung ang Diyos natin mapagkumbaba, dapat tayo mapagkumbaba din. Kung hindi natin naiintindihan niyon, ibig sabihin hindi natin naiintindihan ang salita ni Jesus Christ. So kahit ano pang estado natin sa lipunan, kung ano man ang estado ninyo sa inyong congregation, sa city ninyo, kung nasan man tayong lugar, sa trabaho, ang nire-require tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father na maging humble. At hindi mag-aabuso ng mga tao. Dito sa verse 40 kasi, ng Mark chapter 12, no? Pang-aabuso to. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely. Nang-aabuso. Ayaw ni Jesus Christ, siya kanyang Almighty Father, nang nang-aabuso ng mga tao. Ayaw ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ nang nagpapaka-importante tayo. Humble heart ang gusto ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Dahil si Satan, mayabang siya. Ayaw ni Almighty Father ng mga taong mayayabang. Dahil kung mayabang ka, yung tatay mo ay si Satan. Kasi si Satan mayabang siya eh. Prideful. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Ayaw niyang tanggapin na tayo, na mga tao, ay kasamang maghahari ni Jesus Christ in heaven. Hindi matanggap ni Satan yon, kasi angel siya. Hindi para sa angel si Jesus Christ. Hindi namatay si Jesus Christ para sa mga angel. Hindi sa moba si Jesus Christ dito sa lupa para sa mga tao. Hindi para sa mga angels. Sa ngayon, bilang tao, mas angat sa atin ang angels. Pero pagkasama na natin si Almighty Father, makukuha na natin yung inheritance natin. Kaya nga, ang dami ating mga trials, temptations and tribulations dito sa lupa.
at napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yung mga angels, pag magkasala sila, hindi sila napapatawad na isang kasalanan lang nila, shoot na agad sila sa eternal damnation. Dito tayo na sa verse 41 ng Mark chapter 12. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. So nung time na to, si Jesus Christ naupo siya sa may lalagyan ng offering kung saan hinuhulog yung mga pera. So, nasa harap niya hinuhulog yung mga pera, no? May box doon. May daanan ng mga tao. Opposite niya, no? Katapat niya. So, doon niya nakikita yung mga tao. Doon siya umupo, no? Pero makikita rin natin dito sa John chapter 8 verse 20, no? Basahin natin, no. He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. So, nakapwesto rin si Jesus Christ malapit sa offerings. Kung saan nakandun ko ang offering, doon siya nakapwesto. Nung nagsasalita siya sa temple courts, dito sa John chapter 8 verse 20. Ngayon, dito rin naman sa Mark chapter 12, nakaupo naman din siya sa malapit sa offering. So makikita natin na sino ang offering? Si Jesus Christ. Binibigyan niya tayo ng clue, siya ang offering, okay? Hindi yung mga bagay na mga material things. Itidugto natin, ano? Basahin ulit natin to. Many rich people threw in large amounts. Nakita ni Jesus, maraming mga mayayaman ang naghuhagis o naghuhulog ng malaking pera sa offering box. But a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a few cents. Pero may nakita siyang isang mahirap na balo, wala ng asawa, no? Dumating, naghulog ng dalawang copper coins na maliliit na ang presyo or worth nun ay kukonti lang. Few cents lang. Ngayon, tinawag ni Jesus ang kanyang mga disciples. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." Kahit konti lang ang nilagay ng poor widow, mas kinonsider ni Jesus Christ na mas malaki ang nilagay ng poor widow kumpara sa mga mayayaman na naghulog ng mas malaking pera. Large amounts. Kumpara sa bigay ng mga mayayaman na large amounts, kinompare ni Jesus, mas malaki ang naibigay ng poor widow kahit na few cents lang binigay. Dahil, dito sa verse 44, if they all gave out of their wealth, lahat sila nagbigay dahil mayaman sila, nakakapagbigay sila ng malaki. Sabi ni Jesus, pero siya, yung widow, but she, out of her poverty, pero siya, mahirap siya, put in everything, all she had to live on, nilagay niya lahat ng kung ano man ang meron siya. Para mabuhay, inilagay niya lahat. So si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, hindi sila nakatingin sa laki ng pera na ibibigay niya sa offering. Gusto ko lang magitin na, mayroon nag-viral sa internet na isang nagtuturo ng Bible na babae, sabi niya, ano, bakit daw ang onti ng offering nila, hiyang-hiya naman daw siya, kaya nagbigay raw siya ng 100,000. Ang daming nag-comment, buti yung ano, no, pastor, no, maraming mga pera, may 100,000 siya. So, nagalit yung ano, no, pastor, kasi konti lang ng nakuhang pera. Si Jesus Christ, hindi
nagtuturo siya ng Bible, no? Pero bakit ganon? Pero itong si Jesus Christ, tingnan mo si Jesus Christ, kahit konti lang tanggap ni Jesus Christ, basta galing sa puso. Hindi sa kung gano'ng kadaming pera ang ibinigay. Kaya nakapagbigay ng malaking pera. Yung iba, kasi mayaman sila, sobra lang nilang pera yun. Hindi sa kanila importante yun. Sobra lang nila eh. Pero itong babae na to, ng poor widow, yun na yung kanyang lahat na yun. Yun na yung pera niya, ibinigay niya. Naintindihan niyo ba? Yung, halimbawa, pag may magbibigay ng tithe sa inyo, no? Sobra lang ng pera mo yun, eh, 10% lang ng pera mo yun, di ba, yung tithes? Ang gusto na Jesus Christ, buo. Buong pagkatao natin, hindi pera. Tayo mismo, na tao. Yung puso natin, ang dapat na maiba. Maalala ko na naman yung sinasabi nung isang pastor ang matenda ko, pinagmamayabang niya na malaking nagbigay na pera na isang babae dahil pinagpapala raw yung babae na yun dahil malaki ang pera ibinigay sa congregation nila, kaya raw pinagpapala. Kaya nagkaroon doon ng asawa at may maganda ng anak. Ba't niya kailangan ikwento yun? Ngayon, kaya siya nagkaroon ng magandang asawa, kaya siya nagkaroon ng magandang anak, ngayon may anak na siya, tapos nakapag-asawa na siya. Tapos ang laki ng binigay niya, nakacheke, ginanong pa niya. Hindi lang 100,000 ang ibinigay ata eh. Hindi ako sure, pero more than 100,000 ang ibinigay. Hindi lang 100,000, baka million pa ang ibinigay. So hindi doon nakatingin si Jesus Christ. Kasi may mga ganun na mga nagtituro, may nagbigay ng malaki para iinganyo ang mga tao. Ngayon yung mga tao naman, tumitingin sa pera. Okay? Tumitingin ngayon sa pera yung mga tao, yung mga umaattend, yung mga taong nagtitiwala kay Jesus Christ. Naliligaw ngayon, naakala nila sa pera, nakatingin si Jesus Christ. Hindi na sa pera nakatingin sa Jesus Christ, hindi doon nakabase yung salvation natin, hindi doon nakabase yung blessings na ibibigay sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, nakabase ang blessings. Kung ano ang kaya natin ibigay, anong cost natin na ibigay natin ibigay, anong cost ng pagiging follower ni Christ, yung buong pagkatao natin, denying ourselves. At yung mamuhay ng kung ano ang naayon sa gusto ni Almighty Father. Basahin natin to, no? Itong Revelations chapter 2 verse 8. To the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Sa Revelations to, binabasa ko, ha? I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Sabi ni Jesus Christ, alam ko, si Jesus Christ ang nasasabi ito, no? Para ito sa mga Smyrna. Ngayon, itong Smyrna na to, binanggit ko na dati, na share ko na, yung kasi yung seven churches, hindi ito yung seven churches ng mga naunang panahon, kundi current din ito. Itong mga seven churches na to, ito yung mga klase ng mga tao na namumuhay ngayon sa mundo. Kaya nga church, dahil hindi naman church ay yung building, no? Kundi ang church ay tao, tayo ang church. Okay? Kaya ito, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Alam ko yung paghihirap ninyo, yung pasakit ninyo, pero kayo ay mayaman, sabi ni Jesus. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. Ito yung mga taong pinapersecute na mahihirap. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. But be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death.
So dito sinasabi dito, may mga tao, may mga followers ni Christ na kinoconsider nila na mahirap sila, na marami silang kakulangan sa buhay, pero huwag silang matakot. Nang ipinipersecute sila, huwag silang matakot. Tayo, huwag tayong matakot kahit mahirap tayo. Dahil ang kasakasama natin si Jesus Christ, maging matapang lang tayo. Dahil hindi tayo iiwan ni Jesus Christ. Okay? So, yun yung mga taong followers ni Christ na mahihirap, no? Binanggit dito. Dito naman sa Revelation chapter 3, verse 14. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Verse 15, I know your deeds, that you are neither hot, cold nor hot. I wish you were either one of or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. So ito, adaman ay pinapatungkulan yung mga taong mayayaman na follower ni Christ. Kasi may mga mayayaman na follower ni Christ na they are lukewarm. Kasi feeling nila hindi na kailangan ng masyado si Jesus Christ. Kailangan nilang konti lang, okay, yung sakto lang. Kaya nga lukewarm eh, yun ang kailangan nila. Sakto lang Jesus kasi businessman ako. Kailangan kong i-balance ang aking negosyo sa pagiging follower ni Christ. May mga ganun na mga tao, okay? You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined into fire, so you can become rich, and white clothes to wear. You can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. So, itong mga churches na ito na binanggit ko, yung isa sa para sa mga mahihirap dito sa earth, dito sa mundo, tingin nila sa sarili nila, mahihirap sila. Pero huwag mag-alala, kasi ang tingin sa kanila ni Jesus Christ ay mayayaman sila dahil sila ay mag-i-inherit ng kaharian ng Diyos. Ngayon, itong mga nagko-consider na mayaman sila, hindi nila masyadong kailangan si Almighty Father, kaya lukewarm ang tawag sa kanila. Yung sakto lang, attend ako, magbibigay ako. Pero, may limit. Hindi nila binibigay ang kanilang buong sarili. Kasi nga, mayaman sila, hindi nila, pag hindi sila, sumusunod kay Almighty Father. Dahil yung business nila, baka maapektuhan. May mga taong sila na dapat pakisamahan. Dahil sikat sila. Kaya ang nire-require sa atin ni Almighty Father, yung buong-buong pagkatao natin, hindi nakabase kung ano ang meron tayo, kung mayaman tayo dito sa mundo o hindi. Dahil si Jesus Christ, malalapit ang puso niya sa mga taong marginalized. Doon malapit ang puso ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. Kasi dito sa mundo na to, walang justice. Alam ni Almighty Father at ni Jesus Christ na yung justice nabibili ng mga mayayaman. Yung mga kahit parehong makasalanan ang mayaman at mahirap, nabibili ng mga mayayaman ang justice. Nababayaran nila. Yung mga mahirap hindi makabayad. Kaya yung puso ni Almighty Father nasa mga mahihirap, kahit parehong makasalanan ng mayaman at mahirap, ang importante ang parehong mayaman at mahirap ay lumapit kay Jesus Christ at kay Almighty Father para ibigay ng buong-buo ang sarili. Yun ang importante.
at binibigyan ng hina-highlight ni Jesus Christ dito sa Bible, dito sa New Testament, na hindi importante yung mga material things, yung material possessions. Ang importante, yung ibibigay natin yung sarili natin, denying ourselves, taking up our cross and following Jesus' path. Yun ang ni-require sa atin ni Jesus Christ. Na yung puso natin, hindi dapat nandito sa mundo na to. Dahil kung nasaan ang kayamanan, di ba sabi ni Jesus, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kaya tayo, bilang follower ni Christ, nasaan ang kayamanan natin? Ang kayamanan natin, nasa heaven, si Jesus Christ, si Almighty Father, sila ang kayamanan natin. Sila dapat ang ating makasama. Sila dapat ang ating pipiliin, hindi ang kayamanan dito sa mundong ito. Kasi sinabi rin ni Jesus na nasisira, nawawala, nananakaw ang mga bagay sa mundo na to. Sana naiintindihan natin. So, ang kinakausap ni Jesus dito, tayo na nagbibigay ng importansya sa kayamanan ng mundo na to, kasi ang ganda ng nakikita natin sa mundo na to, nakakapag-travel ka, ang ganda, nakakakuha ka ng magagandang mga kagamitan, mga alas, magaganda. Pero, for what? Iiwan din natin ng mga bagay na to, kaya hindi natin dapat pahalagahan. Pag pumunta tayo kay Almighty Father, wala tayong dala-dala. Pagbalik natin kay Jesus Christ, wala tayong dala-dala. Anong dala-dala natin? Anong may pe-present natin? Anong sasabihin natin na gawa natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ? Masasabi ba natin, Lord, lumago ang negosyo ko sa lupa, mayaman po ako sa lupa? Hindi, di ba? Anong nangyari dito sa rich man na kwento ni Jesus Christ tsaka si Lazarus and the rich man? Saan napunta yung rich man? Sa Hades, di ba? Kasi mas pinahalaga ng rich man yung kayamanan niya sa mundo na to. At kung may mga followers man si ni Christ na mga Christian na may na mayaman na nasa high society, kung tumutulong man sila sa mga tao, huwag na nilang ilagay yung pangalan nila. Kasi minsan nilalagay pa nila yung pangalan nila eh. Kasi pag nilagay mo yung pangalan mo, hindi natutuwa si Almighty Father nun. Nakuha mo na ang iyong reward. Yun ay yung paghanga ng mga tao sa'yo. Kaya nga yung nagbigay ng tithes na malaki, na nagkinakwento ng isang pastor, nagbigay ng malaking tithes na million ba yun or hundreds of thousands of whatever denomination was that, nakuha na niya ang kanyang reward. Yun ay yung hangaan siya ng mga tao. So kung gagawa tayo ng pagtulong, kailangan hindi natin ipagsasabi. Dahil yung ginagawa natin na yun, hindi natin ipagsasabi. Dahil alam ni Almighty Father yung tulong na ginagawa natin sa kapwa-tao, yung pagbibigay natin sa kapwa-tao, alam ni Almighty Father yun. At yung blessings natin na ay nakalaan para sa atin, kahit hindi natin ipagsabi sa mga tao na nakatulong tayo, yung blessings natin nakalaan kay Almighty Father. Makukuha natin yung blessings na yun pag nakasama natin siya. And sometimes, yung blessings na yun, kahit nandito pa tayo sa lupa, binibigyan na ni Almighty Father yun. Laging maging mapagkumbaba. Huwag maging mayabang. Geto ako sa lupa, Lord. O sa lupa, ganyan ka nga, eh, no? Ha? Sa lupa, ganyan ka nga. Pero paano naman dito sa langit, hindi yan ang nire-require, eh. Hindi yan ang kayamanan dito sa langit, eh. Sorry, ha? Hindi yan ang kayamanan dito sa langit. Ang kayamanan sa langit, si Jesus Christ, kasi Almighty Father. Sila ang kayamanan natin. Kaya paano natin mapapasaya si Almighty Father at si Jesus Christ? Kasi sila ang kayamanan natin, eh. Susundin natin ngayon yung utos nila.
mamahalin natin yung kapwa-tao natin. At kung may tutulong man tayo, kung may o-offer man tayo na kung ano man, in secret, so that your father, nakalagay diba? Nabasa natin, your father will reward you. Sabi ni Jesus Christ yon. Dahil lahat ng mga ginagawa natin, kita ni Almighty Father, lahat ng kasalanan natin, walang nahililihim. Kaya pati mga magagandang ginagawa natin, alam din ni Almighty Father yon. Hindi yun mababaliwala. Kasi akala natin, minsan, naku, wala nakakita na gumawa akong ng maganda. Paano yon? Wala nakakita na wala na, uy, gumagawa ako na maganda, na, ano, nakatulong ako sa tao, wala nakakita, sayang, no, wala nakakita. Huwag ka mag-alala, okay? Si Almighty Father, nakita yon. At yung blessings na yan, ibibigay niya sa'yo. Huwag ka mag-aalala. At yung sarili natin, buong-buo natin ibibigay. Wala tayong i-hold back. Lagi ating kakausapin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Kaya nga nung time ng ano, diba? Nung, ano bang tawag dito? Yung time na nagkaroon ng mga sakit yung mga tao, kunyari. Kunyari yun. Ang ginawa ng ibang mga mayayama, nag-travel. Natakot ako ha, sa lugar na yun, travel tayo. Punta tayo na ibang bansa. Doon din sa ibang bansa na yun. Kahit saan ka magpunta, okay. Kahit gaano pa kadami ang pera mo, kahit saan ka magpunta, magtago ka, nandun si Almighty Father, alam ni Almighty Father kung kailan hanggang kailan ang buhay mo. No? Hindi, marami akong pera, eh. Kaya ko itong isalba yung buhay ko. Hindi, kahit nasan pa tayong lugar. Kasi minsan, ano natin, no? Ang pinagtitiwalaan natin, kung ibang tao, o yung lugar, kung nasaan tayo dapat nandun ako sa lugar na yun, eh, para umasenso ko. May mga ganun, no? Na tao. Si Almighty Father bless sa atin. Si Almighty Father, lahat ng lugar, sakop niya. Sabi ko kay Almighty Father, pag nagbabasa ako ng Bible, ay, titignan ko yung mapa ng Israel. Sabi ko, Jesus, sana gusto kong makapunta ng Israel. Sabi ni Jesus, wala na ako dyan. Wala na ako dyan sa Israel. Sino bang pupuntahan mo dyan? Sa puso mo ako, lahat ng ginagawa mo nakikita ko. Wala na ako sa Israel. Nakikita ko sila sa Israel. Pero kahit saang lugar, pwede mo akong sambahin, pwede mo akong kausapin. Kahit hindi ka magpunta ng Israel. Pagpunta mo ng Israel, puro bato na lang ang makikita mo ron. At yung mga lugar, kasi nagtitinan ko kung saan si Jesus inilagay, yung libingan ni Joseph of Arimathea, kung saan na dinaan ni Jesus Christ na yung Via Dolorosa, na yung path na dinaanan ni Jesus no, nung dala-dala niya yung cross. Sabi ni Jesus, hindi na tama yung lugar na yon. Kasi dinevelop na yon, iniba na lahat, naiba na lahat, nagulo na lahat ng dinaanan. Hindi na yon. Hindi mo alam, merong parking lot doon. Doon yung doon ay pa ako si Jesus, pero ang ginawa naging parking lot. Tapos ang ginawa sa ibang lugar naggawa ng building para doon daw dalawin si Jesus Christ. Dahil yun daw, doon daw nilibing si Jesus Christ. May mga tinuturo kasi sa Bible no, sa ngayon. No, ipinapakita yung dito daw ipinako si Jesus Christ. Doon daw sa pwesto na yun. Doon daw pinanganak si Jesus Christ. May mga ganun.
hindi na yun kasi hindi mo alam, baka doon sa parking, may nakita kasi akong parking lot na ito, dito raw ipinako si Jesus Christ sa Golgotha. Tapos may nakita akong parking lot na sa tabi ng tinuturong pinagpakuan ni Jesus Christ malapit. Ayan, may parking lot dyan. Hindi na yun yung sa, hindi na yun yung tinuturo nilang lugar. Ito na yung parking lot, ginawa ng parking lot. Kaya kung magpunta ka man, hindi na yan yung ano, totoong lugar. At saka kahit hindi ka magpunta ron, nasa puso mo ako. Yun ang ibig sabihin. Lahat ng lugar, kasama natin si Jesus, basta nasa puso natin siya, kinakausap natin siya lagi. Kahit hindi tayo magpunta ng Israel. Kaya si Jesus Christ, nakikita niya lahat ng galaw natin, pati yung puso natin. Kaya nga nung pag nagsasalita si Jesus dito, yung mga, kung kinuha niya yung mga disciples niya, pinili niya yung 12 apostles niya, bago pa man niya pinili yung mga tao na yun, alam na ni Jesus yung mga ugali ng mga tao na yun. Alam na niya yung mga nasa puso ng mga tao. Kaya nga una palang alam na niya na si Judas, ibibetray siya, pero minahal niya rin si Judas kahit alam niya ibibetray siya. Una pa lang. Kaya tayo, mahal din tayo ni Jesus Christ. Siya kasi Almighty Father, dahil si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, iisa sila, no? Ibig sabihin ng isa ng hangarin, iisa sila ng puso, ng goal. Pero magkaiba si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Sana maintindihan natin ano, na hindi natin matatakasan si Jesus Christ. Hindi natin matatakasan si Almighty Father. Kahit anong tago ang gawin natin, alam ni Almighty Father yung purpose natin, kung bakit natin ginagawa ang mga bagay. Alam ni Almighty Father, tsaka alam ni Jesus Christ. Alam ni Almighty Father kung bakit ka nagbibigay ng offering. Kung ano bang motive mo, bakit ka nagbibigay ng offering. Alam ni Almighty Father yun. Kaya ka nagbibigay ng offering para mapasaya mo yung mga tao, nilagyan mo pa ng pangalan mo. Kung magbibigay ka ba ng offering, wag mo nalagay yung pangalan mo. Ngayon, yung mga leaders naman dyan, iisipin nako ano to. ano bang araw ngayon? Swelduhan na ngayon na dapat may marami na nagbibigay ng tithes. Ay ganun. Kasi meron ako na napakinggan, no? Humihina na ang kuha na ng tithes ngayon. Kaya nagpaalala ngayon yung pastor, hindi kayo nagbibigay ng tithes. Bakit magbibigay ng tithes? Gusto ko sana sabihin, Levites ba kayo? Kaya nagkaroon ng tithes dahil sa Levites. Levites ba kayo? Si Paul, tsaka si Jesus, no? Nung time ni Jesus, may mga nagbibigay sa kanila ng offering. Na, ninanakaw pa ni Judas. Ninanakawan pa ni Judas. Kasi si Judas ang treasurer. Kinukupit pa ni Judas. Pero hindi naman si Judas pinagsasabihan ni Jesus. Hinahayaan lang ni Jesus. Pero kayo pag may nangungupit sa ba sa congregation niyo, nangungupit yun, no? Si brother, ano na yan, palisin na yan, nangungupit. Ganun ba? Si Jesus hindi eh. Pati si Paul, di ba? Hindi sabi mo ni mismo ni Paul, hindi siya naging pabigat. At kung may tumutulong man sa kanya, nagpapasalamat siya. Kung wala, okay lang din. Ganun ang totoong servant. Kasi nga servant ka eh. Pag servant ka, iintayin mo kung bibigyan ka ni Almighty Father o hindi. So
So pag servant ka, anong gagawin mo sa master mo? Master, pwede bang humingi? Ganon. Boss, pwede ba? Okay lang ba? Hindi yung sapilitan. Kaya yung law na yung tithes na iba na. Okay? Na iba na. Nung dumating si Jesus Christ. Si Jesus na yung fulfillment of the law. It's the Old Testament. Si Jesus ang fulfillment. Siya na lahat ng offering. Tapos siya na yung Savior, Redeemer. Siya rin na rin ang High Priest. Kung si Jesus ang High Priest, anong kailangan ni Jesus sa atin? Buong pagkatao, hindi lang 10%. Kasi yung tithes na binibigay diba sa High Priest yun, sa mga Levites. O ngayon, si Jesus ngayon ang High Priest natin. So, sa kanya ibibigay yung 10%. Pero ang inire-require ni Jesus, hindi lang 10%. Denying ourselves. Buong pagkatao natin. Taking up our cross. Sakripisyo. No? Obeying the Almighty Father and Jesus Christ. Hindi natutuwa si Almighty Father sa mga offerings and sacrifices. The multitudes of your sacrifice, ulitin ko, what are they to me? Ano sila sa akin, yung mga sacrifices ninyo? I have more than enough of burnt offerings. Ang dami na mga naisunog na offering para sa akin. Of rams and fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear before me, who ask this of you? This trampling of my courts. Stop bringing meaningless offerings. Sabi ni Jesus, meaning ni Almighty Father, meaningless. Yung offering dito, wala kasing pera noon dito, no, sa Old Testament. Iba to, puro mga barter to, trading or palitan ng mga products. Ngayon, sabi ni Almighty Father, ano ba yung mga offerings ninyo? Wala sa akin yun. Meaningless sa akin yun. Your incense is detestable to me. Yung incense, yung sinusunog para maging mabango. Ayaw na ayaw ko yun. New moon, sabbaths, and convocations, I cannot bear your worthless assemblies. Yung mga assembly nyo na kunyari ako ang sineselebrate ninyo. Sabi ni Jesus, ni Almighty Father, kunyari ako ang sineselebrate ninyo. Bali, wala sa akin yun. Sabi ni Almighty Father, your new moon feast and your appointed festivals, I hate with all my being. Sabi ni Almighty Father, hindi niya gusto. They have become a burden to me. Naging pasakit sa akin, yung pabigat sa akin. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Pag nagdadasal kayo sa akin, tinatago ko ang mata ko sa inyo sa para hindi ko kayo makita. Even when you offer many prayers, I am not listening. Kahit madaming mga dasal ang binibigay ninyo sa akin, hindi ako na nakikinig. Bakit? Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Itong ang sabi ni Almighty Father, yung mga feasts, yung mga celebrations, yung mga yung Sabbaths, convocations. Wala sa akin yun. Yung mga tradisyon ninyo, bali, wala sa akin. Ayaw ko nun. Nagagalit ako dun. Learn to do right. Stop doing wrong. Seek justice. Defend the oppressed. Ito ang gusto ni Almighty Father. Tigilan ang paggawa ng masama. Gawin ang tama. Maghanap ng hustisya. Defend the oppressed. Tulungan ang mga naapi. Bigyan ng hustisya. Take up the cause of the fatherless. Yung mga vulnerable, yung mga taong may hirap, yung mga marginalized. Plead the case of the widow. Yung mga taong walang pag-asa sa buhay, mga hindi na, yung mga naghihirap sa mundo, tulungan. Sabi ni the Almighty Father, yun ang gusto niya.
Come now, let us settle the matter, says the Lord. Tignan mo, mapagkumbaba pa rin si Almighty Father. Halika na dito. Pag-usapan natin to. Sabi ni Almighty Father, though your sins are like scarlet, kahit madami kayong kasalanan na parang pulang-pula ang kasalanan ninyo, they shall be as white as snow. Magiging kasing puti ng yellow or niebe. Though they are red as crimson, kahit pula na parang crimson, magiging, they shall be like wool na paputi. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Willing and obedient. Being obedient to our Father. Ano yung pinag-utos ni Almighty Father sa atin? Mahalin ang kapwa-tao at mahalin ang si Almighty Father. Yun ang pinag-utos niya. Yun ang being obedient. Tigilan ng kasalanan. You will eat the good things of the land, but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Nagsalita na si Almighty Father. Matutupo kayo ng sword. Masisira kayo ng ano ba yung sword sa Tagalog? Panaksak? You will devoured by sword kasi yung sword, salita ni Almighty Father yun. Yung mga salita ni Almighty Father, para siyang sword. Yung sword, yung salita ni Almighty Father, nakaka-penetrate ng kahit gano'ng kakapal na bagay, nape-penetrate yun. Ganun si Almighty Father yung kanyang mga salita. Kaya dapat sundin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pag sinabi ni Almighty Father, yun na rin ang sinabi ni Jesus Christ. Pag sinabi ni Jesus Christ, yun na rin ang sinabi ni Almighty Father. Sana nagkakaintindihan tayo, no? Kung ang bagay na yun ay kakastumble ng brothers and sisters mo, tigilan niya na. Kung yun ang bagay na hindi na attend si brother or sister dahil wala siyang pamigay, wala siyang pera, wala siyang ano, ang dala-dala lang niya pamasahe. Ano? Anong gagawin natin? Tigilan niyo na yung paghingi-hingi. Tapos, yung magbibigay ng offering, yun yung mga parts of the body of Christ. Yung may kaya, sila ang magko-contribute. Ganun yun. Ngayon, yung mga tao naman na hindi makakontribute, sila naman ang magiging manpower. Di ba nabasa natin sa sinabi ni Paul? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo siya, sabi ko. Kung nakadinig lang kayo ng mga sinabi ni Paul nung binasa natin na guided siya by the Holy Spirit na sinulat niya yon sa epistles ni Paul sa Corinthians ba yon, sa mga taga Corinth, sa kaya nga tayo pinagsasabihan ni Jesus Christ dahil mahal niya tayo. Lahat ng kanyang mahal pinagsasabihan niya, diba? Sabi dito, asan dito nga sa anyone I love I rebuke. Asan ba dito? To whom I love I rebuke and discipline. Kaya tayo, mayaman man tayo o mahirap man tayo, mahal tayo lahat ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dinidisiplina niya tayo para matuto tayo, para makuha natin yung inheritance natin. Lahat ito galing sa pagmamahal ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. At kaya natin gawin lahat dahil kasakasama natin ang Holy Spirit na nagpapalakas sa atin. Nanggang sa ganun, ma-practice natin yung binigay sa atin na treasure. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, patience,
and self-control. Ipa-practice natin pati yung mga gifts of the Holy Spirit. I-share natin sa mga tao. Kahit i-persecute tayo, kahit galit sila sa atin, hindi natin sila ginajudge. Binabasahan natin sila ng Bible. Ibabasahan, i-explain natin, hindi ko kayo ginajudge, brother, hindi ko kayo ginajudge, sister. Binabasa ko sa inyo ang Bible. Ito ang inuutos ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Walang personalan to. Sa ngayon, hindi tayo ginajudge ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Lahat tayo. Ang judgment day sa second coming ni Jesus Christ. Sa ngayon, ginagather tayo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, tsaka sa Holy Spirit. Sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng guidance. At sa kalakasan na binibigay sa akin. Dahil hindi ko masasabi ang lahat ng ito. Kung hindi ako binibigyan ng strength ni Jesus Christ. At wala akong pinapatungkulan na ibang mga, na mga tao na mga pangalan. Wala akong binabanggit na mga pangalan. Dahil lahat to tayo, lahat tayo. Hindi ko kilala ang buhay ninyo. Hindi ko kilala kung sino nanonood nito. Nanay ko ang kilala ko. Umay ko lang ata nanonood sa akin naman. Nagpapasalamat ako lagi kay Jesus Christ. Lagi tayo mag-pray pagkagising bago matulog. Si Jesus Christ. May mga times, no, na yung mind mo, o naiintindihan ko rin kayo, ganoon din ako, mind mo and body. Hindi, unahin ko muna to. Pero kakausapin ka ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Hindi. Magbasa ka ng Bible. Kausapin mo. Ganoon ang ituturo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil mahal niya tayong lahat. Gusto niya laging kausapin niya tayo. Patagal niya na tayong hinihintay. Antayin natin si Jesus Christ sa kanyang pagbalik, sa kanyang second coming. God loves us all so much.